Welcome po kayo mga kapatid sa oras pong ito at tayo po ay magsisimula na po ng ating series at welcome po at pagpalain kayo ng Panginoon saan man kayo naroroon sa mundong ito at ipagpatuloy natin ang ating paksa na ating sinimulan kahapon at tayo po ay dadako sa kabanatang 3 ng Tito at talatang 4 ang ating pag-uusapan ngayon. So welcome po kayo sa ating 291, day 291. So purihin ang Diyos sa oras na ito at muli tayo nagkakasama-sama na naman sa oras na ito. Tayo po ay tumungo tayo sa mandaling manalangin at humingi tayo ng pasasalamat sa Diyos at patnubay sa ating gagawin pag-aaral ng iyong ng salita ng Panginoon sa oras na ito. Ama naming banal na Diyos, narito kami at nagkapasalamat kami. At muli lumalapit kami upang ikaw ay aming pasalamatan at purihin ang iyong banal na pangalan. Pagpalain mo ang oras nito, Panginoon, sa aming buhay at maging pagpapala ito sa amin at maging pagkain ng aming kaluluwa. Purihin ang iyong pangalan at gabayan mo yung gagamiting lingkod at ganun din pagpalain mo ang iyong mga anak na gagamitin upang magamit ang mga salitang ito na may pangaral sa mga taong wala pa sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, to ang aming sama-samang dalangin. Amen. So mga kapatid, buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Titus chapter 3 verse 4. At babasahin natin ang talatang ito at ang mga sumusunod na talata at ating isa-isahin ang mga sinasabi dito. Ito po ang ayon sa talatang 4. Ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kaniyang pag-ibig sa tao, verse 5, na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kaniyang kaawaan ay kaniyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Purihin ang Panginoon sa oras na ito at sa kaniyang pagkabasa ng kaniyang mga banal na salita sa pamamagitan ni Pablo. So mga kapatid, ako po ay nahihirapang magsalita at ako po ay merong singaw sa aking gilid ng dila kaya ako'y nahihirapang magsalita. So ganito dito, pagka nagbabago ang panahon ay nagkakaroon kami ng mga ganitong mga sitwasyon at gawa ng panahon. No? So mahirap magsalita kapag ka meron kang nararamdaman sa loob ng iyong bibig. You know? Masakit pagka nagsasalita. So mga kapatid, narito ang ating pag-aaralan at pipilitin natin na maipahayag ang salita ng Diyos sa oras na ito. At dito po sa talatang 4 ay nakita natin at napakinggan natin ang mga sinabi ni Pablo tungkol sa kagandahang loob. Ano? Ito ay magpakita ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas. So dito ang ito yun po yung parto ng ating paksa na pinag-uusapan tungkol sa theological na pamantayan na ibinigay sa atin ng banal na kasulatan upang ating maunawaan ng dakilang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo na nahayag sa aklat ni Titus. Pinasimulan ni Pablo ang kanyang talatang 4 sa salitang kagandahang loob, no? Ito ay sa wikang Ingles, ito ay kindness, no? Kabaitan. Ito ay ikalimang bunga ng espiritu na matatagpuan natin sa Galatians chapter 5 verse 22. So ito ay napakagandang katangian na galing sa banal na espiritu na dapat ang mga Kristiyano ay mayroon nito. At ito ay nahayag nung dumating ang ating Panginoong Hesukristo at sinimulan ni Pablo ang kaibahan sa pagitan ng buhay bago muling nabuo at ng buhay ng Kristiyano sa magitan ng pag-iinsayo nito, no, o paggawa nito. Yung pagpapatupad sa ating buhay o gawin natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin sa magitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang salitang nagpakita dito ay tumutukoy sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo. Nagkatawang tao siya. No? Nahayag ang kanyang kaluwalhatian sa magitan ng kanyang pagkakatawang tao.
na binanggit ni Titus sa kanyang chapter 2 verses 11, verse 11. At ang pagkakatawang tao ay nagpapakita ng kabaitan, no? Ang Diyos ay bumaba galing sa langit at nagkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa kanyang kabaitan, dahil sa kanyang kagandahang loob. Napakabait at napakapagmahal ng Diyos natin na sinasampalatayanan natin. Dahil sa kanyang kindness, sa kanyang kabutihan, sa kanyang kagandahang loob, ay nagkaroon tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang pagpapakitang ito na binigay ng Panginoon sa atin nung una siyang dumating ay nahayag at ito ay pinangaral na ni Apostol Pablo sa atin. Ito ay palaging pinapangaral sa banal na kasulatan upang ang mga Kristiyano ay lumakad sa katangiang ito ng kabaitan ng kagandahang loob sa ating kapwa. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao. Mahal niya ang sanlibutan dahil wala nang pag-asa ang sanlibutan kung hindi siya darating. Kaya narito ang ginawa ng Panginoon at binanggit dito sa talatang 4 yung dalawang salitang kagandahang loob at pag-ibig. So, yung una ay sinabi nga natin kung ano ang dahilan kung bakit dumating ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob na siyang biyaya na ating tinanggap sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At yung pag-ibig ng Diyos na iyon na nanggaling sa ating tagapagligtas ay ang Ama na nagbigay ng kanyang anak, no? Ay nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Dito, ang salitang pag-ibig ay hinango sa wikang Griego, no? Yung salitang ginamit sa wikang Griego ay philanthropia. Hindi logos ang o hindi agape ang ginamit na salita o ng ibig pakahulugan, kung hindi philanthropia. Bakit kaya ibang ginamit imbis na agape ang ginamit? Ang dapat gamitin ay philanthropia ang ginamit. Kasi ang literal na salitang philanthropia ay literal na kahulugan ng pag-ibig para sa sangkatauhan. Yung kasing agape sa wikang Griego, ito yung pag-ibig natin sa Diyos, no? Yung ating relasyon natin sa Diyos. Yun namang philanthropia naman ay pag-ibig natin para sa sangkatauhan, para sa buong mundo, para sa lahat ng mga tao na katulad natin sa ating kapwa. Ang salitang English na philanthropy ay kinuha mula sa salitang Griego ng philanthropia. So kaya naman sa wikang English ay nababanggit ang salitang philanthropy, no? Sapagkat diyan ang galing yung salitang pag-ibig na para sa sangkatauhan, no? Yung love for mankind. Ang salitang philanthropia ay mula sa salitang Griego na ibig sabihin ay dalawa ang binubuo ng salitang philanthropia. Una yung philos o philos na ang ibig sabihin ay kaibigan, at ang kalawa naman yung anthropos na ang ibig sabihin ay tao. Kapag pinagsama natin ang dalawang salitang ito ay magiging philanthropia, no? So ang ibig sabihin ay pagkakaibigan ng tao, no? Yung pagmamalasakit ng tao sa kanyang kapwa. Ito ay nagsasaad ng palakaibigan, no, maalalahanin na pag-uugali, lalo na sa pagsasagawa ng mabubuting pakikitungo, no? So ang philanthropia na ginamit dito, yung pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas. Ito yung katangian ng Diyos, yung paliwanag dito sa talatang 4 na ganito ang katangian ng Diyos. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamalasakit sa magitan ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo upang mahayag na ang Diyos ay nasa sa kanila. Kaya nga yung isa sa pangalan ng dakilang Diyos, yung Emmanuel, no? Sumasa atin ang Diyos sa magitan ng ating Panginoong Hesukristo. So dito ay makikita natin yung salitang philanthropia ay pagsasagawa ng mabubuting pakikitungo sa kapwa, no? Yung mayroong kagandahang loob na tumulong, no? Pagkamagiliw,
pagmamalasakit sa kapwa at pagpapanatili ng pakikipagkapwa. So yan ang philanthropia. So ganoon din ginagamit sa wikang Ingles na bilang philanthropy naman ay ang disposisyong hindi palaging iniisip ang sarili. No, yan naman sa wikang Ingles. No? Iniisip mo yung kabutihan ng iyong kapwa. At ngunit iniisip ng iba, iniisip ang iba, ang ibang tao, di ba? At gano at imbis na isipin mo ang iyong sarili ay iniisip mo ang magiging kabutihan ng iyong kapwa, ang kanilang mga pangangailangan at ganun din ang kanilang mga kagustuhan, yung kanilang mga kahilingan kapag sila ay nangangailangan. Ang isang pilantropo ano, ay naglilingkod sa kanyang mga kababayan, pinoprotektahan ng mga naaapi, no? Yan ang isang pilantropo. May pag-iisip sa mga nagkakamali, no? Mahinahon sa mga nasasakupan, no? Sa mga taong kasama niya at itinatakwil ang sarili bilang pagtukoy sa kanyang mga karapatan, no? Iniisip niya palagi yung kanyang kapwa. Yan ang isang pilantropo. Ang philanthropy ay hindi nangyayari sa listahan ng mga Kristiyanong birtud. No, kadalasan hindi ito naisama doon sa Christian virtue. Itong panlipo ng birtud sa New Testament, no, itong philanthropo o itong philanthropia ay ginamit sa bagong tipan bilang panlipunan, no? Ito yung tinatawag na society virtue, no? Pangkalahatan. Ay ipinahayag sa mga salitang agape at Philadelphia. So, yung salitang agape na pag-ibig sa Diyos at ito naman Philadelphia, ito yung pag-ibig sa iyong kapwa, ay pinagsama, no? Pinagsama yung dalawang salitang yon at naging philanthropia, no? Napakaganda ng salitang philanthropia, pinagsamang agape at saka Philadelphia, no? Pag-ibig sa kapatid na sumasakop sa lugar ng panlipo ng katuwiran. Dito sa Acts chapter 2, Acts chapter 27 verse 3. Makikita natin doon ay si Pablo ay nung siya ay naglalakbay sa kanyang misyoneryong paglalakbay, maraming mga Kristiyano ang tumanggap sa kanya. Maraming mga individual, no, na kung hindi ako nagkakamali nangangalang Julio na Kristiyano ay tumulong sa kanya at siya ay inasikaso sa kanyang mga pangangailangan, di ba? Yan ay nagapakita ng isang pagiging pilantropo, no? Ginamit doon ang salitang pilantropo. Ang salita ay ginamit bilang pang-abay na pilantropos na pakikitungo ng tao kay Pablo, no? Kaya dito sa May Titus chapter 3 verse 4 ay mayroon tayong pagkakawanggawa ng Diyos bilang isang tagapagligtas na nangangahulugan ng kanyang pagpapakita sa kaligtasan ng tao. Yan ang napakagandang ginawa ng Diyos na nagkatawang tao siya, no, sa magitan ng anak upang ipadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal at pag-ibig sa tao, no? At ang philanthropy ay tumutukoy sa mga gawaing kawanggawa o iba pang mamabubuting gawa na nakakatulong sa ibang tao o sa lipunan sa kabuuan. So maaaring kabilang sa philanthropy ang pagibigay ng salapi o ng pera sa isang karapat-dapat na layunin o pagbubuluntaryo ng oras, pagsisikap o iba pang anyo ng altruismo, yung tinatawag na altruism. Yung pagsinabing altruismo, ito yung isang bagay na may ginagawa kang kabutihan sa iyong kapwa. Yan, yung paggawa ng kabutihan. No? Yan ang ibig sabihin ng altruism. Ano, ito, narinig ko ito sa isang inaalagaan kong Canadian, no? Isa siyang professor sa isang university. Nung araw, nung malakas pa siya, no, minsan nagkukwentuhan kami, at winika niya ay nabanggit niya yung salitang altruism, no? Altruismo, na yan ang ibig sabihin. Sabi ko sa kanya, pwede mo bang ipaliwanag sa akin kung ano ang ibig sabihin ng altruismo, no? O altruism? So ito nga, naalala ko siya. At binanggit nga na niya na ito nga yung daw paggawa ng kabutihan sa kapwa. No? Yan pala ang ibig sabihin yan. So ganun ang ginawa ng Panginoon nung siya ay bumaba rito at dito nga sa talatang 4 ay yung salitang kabutihan. No? Napakaganda nitong mga sinasabi sa aklat ng Titus. No? Napakaganda. So
Ito yung mga katangian ng mga anak ng Diyos, ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, na ito ay dapat nasa sa atin, you know, itong salitang kabutihan. Kasama sa kabutihan ng pakikitungo sa kapwa sa magitan ng pagiging maunawain, no, pagbubukas ng tahanan sa mga nangangailangan, sa mga panauhin, sa mga dayuhan, no, sa mga ng ibang bansa na nangangailangan na matutuluyan pansamantala, no? Yan ang tinatawag na altruism, no? O altruismo, pagtulong sa kapwa, pagiging antropo, no? So, pagtulong sa kanilang pangangailangan at katapatan sa kanila. Ito'y kaugnay ng pag-ibig at kahabagan, no? Ipinapakita ng Diyos ang kanyang kabutihan sa pamamagitan ng pagpapaabot ng kanyang pangkalahatang kabutihan sa sangkatauhan. Sa pagibigay ng maraming bagay na hindi tayo karapat-dapat na tumanggap, no? Gaya ng kaligtasan, no? Yan ang kanyang unang ginawa sa atin. Inunan niya ang bagay na ito sapagkat walang mga taong pwedeng maligtas niya ang kanyang kaluluwa kung hindi ang Diyos lamang ang makagagawa niyan. Kaya ginawa ng Diyos na pangkalahatan upang ang lahat ng mga tao ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, magkaroon ng kaligtasan. At sa magitan ng pagtulong sa atin tuwing dumarating ang kahirapan sa ating buhay. So, hindi lamang kaligtasang espiritual ang dahilan kung bakit dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Kung hindi, iangat tayo sa kahirapan na nararanasan ng sanlibutan. Kailangan nating gayahin ang kabutihan ng Diyos sa pakikitungo natin sa ating kapwa, no, sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga katrabaho, sa mga nakakatagpo natin, sa ating kapwa at sa mga nakakatagpo natin araw-araw, kung sino man ang mga nakikilala natin, di ba? Araw-araw, iba-ibang tao nakakasalamuhan natin, no? Minsan, hindi natin alam na merong mga istorya sa likod ng kanilang buhay, hindi natin alam. So, ang natatanging pagpapakita ng kabutihan ay kailangang ibigay sa mga biktima ng kawalang katarungan, no? Para yung mga taong oppressed, mga taong dumaranas ng pag-uusig, mga dumadanas ng giyera, o ng tagutom, no? Ang daming mga tao nakakaranas ng kahirapan, ano? Sa mga natatakot, no? Sa mga may karamdaman at sa mga nangangailangan, no? Sa pisikal, sa pananalapi, no? Ang daming mga taong nangangailangan. Kaya ang kabutihan ay inaasahan sa atin bilang mga Kristiyano, bilang isa sa mga bahagi ng bunga ng banal na espiritu. Kaya ito ay dapat na makita sa atin na i-exercise natin ang mga bunga ng espiritu na ito. Itong siyam na binanggit ay upang maranasan at maramdaman ng mga tao na mayroong Diyos sa kalagitnaan natin. Sa talatang ito, mula 4 hanggang 8 ng chapter 3 ng Titus, dito ay nagbigay si Pablo ng malalim na buod ng kung ano ang ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo para sa atin nang iniligtas niya tayo. No? Lumipat tayo mula sa isang buhay na puno ng kasalanan patungo sa isang puno ng banal na Espiritu ng Diyos. Ang transaksyong ito ay nagsisimula sa kabaitan ng Diyos at pagmamahal ng Diyos. Ang lahat ng ating mga kasalanan, no, hindi lamang ang ilan, ay nahuhugasan, ang proseso ng paglilinis, gayunpaman ay nagaganap sa buong buhay natin hanggang sa makarating tayo doon sa langit na bayan. Kapag tayo ay naging Kristiyano, kinikilala natin si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas natin, mayroon tayong bagong buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu na sumasa atin. At binabago niya ang ating mga puso. Kung titingnan ninyo sa Ephesians chapter 5 verse 26 at saka sa Hebrews chapter 10 verse 22, yan ang kapangyarihang nagagawa ng Espiritu sa buhay ng mga taong sumasampalataya at nananalig sa Diyos. Wala sa mga ito ang nangyayari dahil kumikita tayo o karapat dapat sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, tayo ay kinaawaan, binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, ng pabor, no? Pag-asa, bagamat hindi tayo deserved yan, ay tinanggap tayo ng Diyos, no? Upang huwag tayong mamatay habang buhay na naghihirap. Pinapaalahanan tayo
ni Apostol Pablo na magkaroon tayo ng tiwala at pag-asa sa plano ng pagtubos ng Diyos. Sumang-ayon tayo sa plano ng Diyos na pagtubos na iyan. At dapat nating pahalagahan yan, yakapin natin yan, no? At mahalin natin ang minsan at magpakailan pa mang inioffer ng Diyos sa atin sa magitan ng pananampalataya sa Kanya. Sa magitan ng kagandahang loob o ng biyaya na pinagkaloob niya sa atin. Sundin natin ang gusto ng Diyos para sa atin at mamuhay tayo na naayon sa Kanya. So binanggit ni Pablo ang lahat ng tatlong persona ng Trinidad dito sa mga talatang ito. Dahil silang tatlo ay nakikibahagi sa gawain ng kaligtasan, di ba? Sinabi nga doon sa Matthew chapter 28, di ba? Verses 19 hanggang sa mga sumusunod na mga talata, no? Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, no? Binanggit yung tatlo, no? Batay sa gawaing pagtubos ng kanyang anak na si Jesucristo at pinatatawad tayo ng Ama na nasa langit at ipinadala ang Banal na Espiritu upang hugasan ang ating mga kasalanan at patuloy tayong mabago sa ating buhay. Ang Banal na Espiritu ay unang bukas-palad na ibinuhos doon sa Day of Pentecost. Doon sa araw ng Pentecostes at pinuspos ang mga unang mga Kristiyano, unang mga mananampalataya. Doon, no, Acts chapter 2 verses 1 hanggang 41. Ang Diyos ay hindi maramot at nagbibigay siya ng sagana sa physical man at ganun din sa spiritual. Nasa Kanya ang lahat ng kailangan natin at higit pa. Kaya hindi tayo dapat na matakot at mag-alinlangan sa Kanyang mga pangako at sa Kanyang pagmamahal sa atin. Kailanman ay hindi pinababayaan ng Diyos ang mga nasa Kanya. Kailanman ay mananatili tayong nakaugnay sa Kanya. Kaya lamang ay huwag tayong mag-aalinlangan sa Kanyang pagmamahal. Kapag tayo ay nakakaranas ng kalungkutan o ng kahirapan sa mundong ito, tayo ay lumapit sa Kanya at tayo Kanyang pakikinggan. Ang ilan ay kinuha ang mga pagtukoy ni Pablo sa paghuhugas dito upang matumutukoy sa bautismo sa tubig, no, binanggit natin kanina, na ang lahat ng mga tao sa mundong ito ay kinakailangan mabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo sa ikaliligtas nila, no? At matatanggap nila ang kaloob ng Banal na Espiritu sa kanila. Ito na lamang ang tanging pag-asa ng tao sa mundong ito. Wala nang iba. Ang iba ay naniniwala na si Pablo ay tumutukoy sa espiritual na bautismo na may diin sa panloob ng paglilinis, no? Si Pablo gayunpaman ay pinatili ang pagkilos ng paghuhugas at pagkapanibagong magkasama sa ilalim ng gawain ng Banal na Espiritu. Ang paghuhugas ay nagpapahiwatig na ang tinutukoy ni Pablo dito ay bautismo sa tubig. Ngunit ito rin ay isang tanda, no? o metapora para sa buong gawain ng Banal na Espiritu sa pagibigay sa atin ng bagong buhay. So ang bagong kapanganakan na isang metaphor o metapora para sa pagiging bagong taong tinutukoy ni Pablo sa 2 Corinto 5:17. Kung titignan ninyo ang talatang iyan, na makikita ninyo na isang metaphor o figure of speech, no, sa hermeneutics. Isang metapora na ang bagong kapanganakan na iyan para sa pagiging bagong taong tinutukoy ni Pablo sa 2 Corinthians 5:17. Ang pagpapanibago ay ang patuloy na proseso na nagsisimula sa una nating pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Na kapag nahuhugasan ng ating mga kasalanan, makakamit natin ang buhay na walang hanggan kasama ang lahat ng mga kayamanan nito, no? Mai-enjoy natin ang lahat ng mga benefits ng buhay na walang hanggan na ito. No, dapat tayo maging excited diyan. Darating ang panahon, yung lahat ng mga bagay na hindi natin nakikita dito sa lupa ay makikita natin sa langit. Yung mga bagay na kakaiba sa ating paningin ay makikita natin doon. Kaya nga, maraming mga taong hindi naniniwala sa Diyos dahil ang wika nila, bakit kayo nagsasalita tungkol sa mga bagay nito? Nakarating na ba kayo sa langit? No? Eh kaya nga natin ipinapangaral sa kanila para makita natin yung mga bagay na hindi natin nakikita dito sa lupa. Kasi alam natin na ang lupang ito mawawala pagdating ng panahon, no? Mawawasak ito. Kaya bakit tayo mananatili sa pag-iisip na dito lang tayo mamamatay, dito tayo mabubuhay, o dito man tayo maglalagay? Hindi tayo maglalagay sa mundong ito, no? Ito'y mawawala pagdating ng panahon.
At ito'y winika ni Apostol Pedro na ito ay mawawasak sa pamamagitan ng apoy. Yung unang daigdig na nilikha ng Diyos ay nawasak sa pamamagitan ng baha, no? Kaya naman, lumitaw ang panibagong daigdig at ito nga na itong daigdig na ginagalawan natin. Kaya nga dahil diyan nagkaroon ng ikalawang daigdig, no? Itong pagkatapos ng baha ay dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil wala nang uling mangyayaring ganoon kung hindi pagkawasak na. So dito sa talatang ikalima ay binanggit dito ni Pablo kay Titus na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran o sa righteousness na ginawa natin sa ating mga sarili, hindi tayo kinalugdan ng Diyos sa pamamagitan ng ating katuwiran, no? Sa ating self-righteous. Kung hindi ayon sa kanyang kaawaan, sa kanyang mercy, sa kanyang grace, ay kanya tayong iniligtas sa magitan ng paghuhugas, sa muling kapanganakan, na ito nga yung bautismo, at ng pagbabago sa Espiritu Santo, na yung tinatawag na transformation natin, yung pagbabago natin. No? So, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mabubuting bagay na ating ginawa, kung hindi dahil sa kanyang awa, no? Sa kanyang biyaya, sa kanyang pagmamahal sa atin. So ang Diyos ay sa kanyang hitsura ng kanyang kabaitan at pag-ibig ay iniligtas tayo, no? Makikita natin diyan, bagamat ang Diyos ay hindi natin nakita ang kanyang muka, ang kanyang figura, pero nagkakaroon tayo ng idea na ang Diyos ay mabait sa magitan ng ating imahinasyon. Pagkapag ang isang tao mabait, mapagmahal sa kapwa, makikita mo yung kanyang maamong muka, no? Na isang mapagmahal na nilalang. Ganun din ang lumalang sa nilalang, di ba? Kaya kung ano yung kanyang nilalang, ay ganun din yung lumalang, di ba? Kaya nga ang sabi nga ng Panginoon, Diyos eh, ako lumalang sa ano, lahat ng mga naniniraan dito sa daigdig. Kaya siya ang creator eh. No, si ang Diyos naman nilikha. Kaya kung ano ang ating itsura, ay ganun din ang itsura ng Diyos. Kaya lamang, makikita natin talaga ang kanyang kabuuan kapag tayo ay nandun na sa kalangitan kasama ng ating Panginoong Diyos. Ipinipinta ni Pablo ang larawan ng kaligtasang iyon gaya ng gagawin niya sa alinman sa kanyang mga liham, no, sa kanyang 13 mga sulat. Ang mga unang Kristiyano ay naligtas hindi dahil sa mga matuwid na bagay na ginawa nila. No, Romans chapter 4 verse 4 hanggang 5 and Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 9, Philippians chapter 3 verse 9 at saka 2 Timothy chapter 1 verse 9. So yan yung mga katibayan ng mga talata na kailanman ang mga unang Kristiyano sa panahon ni Pablo ay naligtas hindi dahil sa mga matuwid na bagay na ginawa nila. Yan ang mga nagpatibay, nagbigay ng mga katibayan na mga talatang iyan na hindi kailanman ang mga tao noong panahong iyan ay hindi dahil sa kanilang pagiging matuwid, no, na ginagawa nila. Excuse me. Ang kaligtasan ay sa halip dahil sa awa ng Diyos, dahil sa kanyang mercy and grace, no? 1 Timothy chapter 1 verse 12 hanggang 16. Si Pablo sa pangkalahatan ay nangungusap tungkol sa biyaya ng Diyos, no? Hindi tayo nawawala sa paksa natin na grace of God, no? Sa doktrina ng kaligtasan, no, ng biyaya. Yan ay sa atin, palagi nating ginagamit yung salitang gracia o biyaya, no? Sa halip na ang kanyang awa, no? Yung salitang awa, gracia, biyaya at saka yung yan ay mga salitang pwede nating gamitin, no? Yung gracia, yung awa, yung biyaya, ayan, no? Parang iba't ibang salita pero isa ang tinutumbok niyan. Bilang ang dahilan ng kaligtasan, ngunit ang ideya ay talagang pareho, yung kanyang biyaya na binanggit sa verse 7. So iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling pagsilang at pagkapanibago ng banal na espiritu. Kapag tayo ay binautismuhan na sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at ang susunod niyan ay dapat mabago ang buhay natin. Hindi na yung nabautismuhan na tayo, pagkatapos ganun pa rin ang ginagawa natin dati, ay walang pagbabago, no?
walang transformation. Kaya ang nais ng Banal na Espiritu sa atin ay hayaan nating mabago tayo ng Banal na Espiritu, no? Hayaan natin siyang baguhin tayo. At hihingi tayo ng tulong upang tayo mabago sa ating buhay na 'yon pagkatapos ng ating bautismo ng kaligtasan. Ang kaligtasan ito ay naisa sa katuparan sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling pagsilang at pagpapanibago ng Banal na Espiritu. Nagkaroon ng malaking talakayan sa mga scholars, sa mga Bible scholars, na lupo ng huling pariralang ito dahil sa ang ilang mga kalabuan sa gramatika, kung ang salitang sa pamamagitan ng, yung salitang sa pamamagitan ng, ay inulit sa pangalawang parirala, no? Yung pagbabago ng Banal na Espiritu. So, ang interpretasyon dito ay medyo madali. Makikita natin, dalawang pangyayari sana ang tinutukoy ni Pablo. Isang paghuhugas ng muling pagsilang at isang pagbabago ng Banal na Espiritu. Yun ay dalawang magkaibang gawain, no? Kaya kailangan dadaan tayo sa muling paghuhugas ng muling pagsilang. You must be born again, no? Dapat yung sinabi ng Panginoon kay Nicodemus, no? Doon sa John chapter 3, na kinakailangan ka muling ipanganak na muli. Ay maaaring ito'y tumutukoy sa bautismo, no? Na kinakailangan na ang lahat ng mga tao ay kinakailangan manumbalik sa Diyos sa pamamagitan ng bautismo, no? Kinakailangan silang mahugasan sa kanilang mga kasalanan. Makaranas sila ng panibagong buhay, no? Bagong tao, no? Kailangan ipanganak muli tayo upang pagkatapos niyan ay magkakaroon ng transformation ng isang tao. Kaya kapag tayo ay nagawa na natin yung inuutos ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng bautismo, ay kinakailangan namang tayong sumulong na, no? No? Umano tayo, mag-forward tayo, no? So dahil gayon pa man, ang salitang sa pamamagitan ay hindi lumilitaw bago ang pagpapanibago ng Banal na Espiritu, no? Meron dalawang pagpipilian tayo. Una, maaaring sinasabi ni Pablo na iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng paghuhugas na ilalarawan sa pamamagitan ng muling pagsilang at pagpapanibago, no? Isang paghuhugas na ginawa sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. O ikalawa, maaaring unawain si Pablo na nagsasabi na iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng isang pangyayari na maaaring ilarawan kapwa bilang ang paghuhugas na ilalarawan sa pamamagitan ng muling pagsilang at bilang pagbabago, alinman sa nailalarawan o binibigay ng Banal na Espiritu. Ang ikalawang opsyon na ito ay may pakiramdam ng balanse sa pabor nito at dalawang malapit na kaugnayan na salita na naiintindihan ng magkasama bago ang salitang at. Diba? Mayroong at sa pagitan nung dalawa. No? Yung pagbabago, ano, at yung salitang manumbalik, di ba? So ang ikalawang ang mga bagay na ito na ating pinag-uusapan ay malalim siya kung titignan natin, ngunit dapat nating pag-aralan yung teksto ng mahusay upang maintindihan natin. So kung ang paghuhugas ay nakikita bilang isang malinaw na pagtukoy sa bautismo, kung gayon ito ay medyo madaling makipagtalo na ang muling pagsilang at pagbabago ay nagagawa sa puntong iyon. No? Kung gayon pa man, ang paghuhugas ay kinuha bilang paunang paglilinis mula sa kasalanan at pagbabago bilang pagpabanal na maaaring ituring na progresibo. No, kung gayon, ang pangalawang opsyon na ito sa itaas ay mas makatuwiran. No? So dahil ang paghuhugas, kahit na maunawaan sa metaphorical, ay makikita ni Pablo bilang konektado sa bautismo. So tila makatuwirang ipagpapalagay na si Pablo ay may iniisip na bautismo dito. No? Kaya maaring ito yung sinasabi ng Panginoon kay Nicodemus na you must be born again. You know? Kinakailangang ipinanganak na muli ang mga tao. So dahil ang salitang muling pagsilang, ito ay ginamit na salitang Griego na paligenesia, na ang ibig sabihin, hindi anagenis, you know, hindi yun, magkaibang salita.
ay talagang hindi naghahatid ng ideya ng kapanganakan, ngunit sa halip ng isang bagong pasimula, a new beginning. So, minumungkahi ni Knight na isang teologo na ang parirala ay dapat isalin na paghuhugas ng isang bagong simula. No, kaya yan pala yan ang kahulugan ng salitang bautismo. Kapag tayo na bautismuhan na magsisimula na yung panibagong chapter ng ating buhay dito sa mundo. Iba na tayo, bago na tayong nilalang, no? Bago na tayong creation muli, no? Bago tayong nilikha. So dito ay hindi kailangan makita bilang isang proseso, ito ay sa halip ay nagpapahiwatig ng isang paggawa ng bago. Galing sa luma, then matapos gawin ang bagay na yon, from old to new. Ano? Ang muling pagsilang at pagkapanibago ay kaya at halos magkasing kahulugan sa metapora. No? So gayunpaman, naiintindihan ng isang tao ang paghuhugas, muling pagsilang at pagkapanibago. No? So malinaw na nauhulog ang diin sa banal na espiritu bilang pinagmumulan ng bagong buhay na ibinigay ng Diyos sa mga Kristiyano at mga nananampalataya sa Diyos. So yan ang talatang lima. No? At madali lang naman natin itong maunawaan kung ating pag-aaralan siya ng malalim. At dalawang magkaibang paksa, no, na tinatalakay doon sa talatang lima. So dito sa talatang anim, ay binuhos niya sa atin ng sagana sa magitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. No, yan ang makikita natin sa talatang anim, no, na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan nga ang binanggit doon. So sa talatang ito ay pinagpapatuloy ni Pablo ang kanyang pagtalakay sa papel ng banal na espiritu sa atin, sa pagbabagong loob natin at buhay ng mga Kristiyano. Ang Diyos ay ibinuhos ng sagana sa atin sa magitan ng banal na espiritu. Mayaman 'yan, no? Sa wikang literal, mayaman at sagana, no? Kita na lang ninyo yung bunga ng espiritu, siyam, di ba? Magmula sa pag-ibig hanggang sa pagipigil sa sarili, di ba? 'Yan ang makikita natin diyan. So mahalaga na ang banal na espiritu ay binigay ng Diyos sa amagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya bago siya umakyat sa langit, ay hiningan niya ang kanyang 12 mga alagad. No? O yung 11 muna, hindi pa nagpapakamatay noon si Judas. No? At hiningan niya, nung siya ay nabuhay na maguli na, ay bago siya umakyat sa langit, ay yung 11 ay kanyang hiningan at ibinigay sa kanila ang banal na espiritu. At natanggap ng mga alagad ang banal na espiritu galing sa Panginoong Jesucristo mismo, no? Hiningan niya sila, no? At ang paglalarawan ni Pablo sa ating Panginoon bilang tagapagligtas ay pagkatapos gamitin ang terminong Diyos sa unang bahagi ng kabanatang 4, 'di ba? Binanggit doon eh, ano, ang ating dakilang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo ang binanggit. At tularan natin ang paglalarawan ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo na siya ang tagapagligtas na binanggit, no, sa talatang 13 ng kabanatang 2 ng Titus. Kaya naman ang ating pananampalataya sa kanya ay talaga namang solido, no? At hindi tayo nag-aalinlangan sa kadiyosan ng ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang kabanalan, sa kanyang kadakilaan ay sa kanya magpakailanman ang kanyang kadakilaan, di ba? Sapagkat wala nang iba pang mga bagay sa mundong ito na kayang itapat doon sa katangian ng ating Panginoong Jesucristo. So dito sa verse 7 ay makikita natin siguro ito na yung ating pinaka part 3, no? Itong 7 and 8. So dito natin muna tatapusin, no? At upang sa susunod na mga araw ay malapit na nating matapos itong chapter 3 ng Titus, no? At bigyan natin ng konting pansin yung mga ilang mga talata. So dito muna tayo hihinto sa talatang 6 at sa darating na bukas ay ating tatapusin sa part 3 itong 7 and 8 na verses. So mga kapatid, ako'y magpapaalam na at maraming salamat sa inyong lahat at
purihin ng Panginoon dito sa ating napag-aralan, na bagamat minsan natetake for granted natin itong Book of Titus, no? Pero ang ganda ng mga laman, maganda yung mga, minsan usually parang doctrinal lang ano, ang mga aklat na ito. Makikita natin yung mga basihan, yung mga katibayan, mga katotohanan na napatungkol sa Diyos, no? At ganun din sa ating relasyon sa ating kapwa, no? Kaya ngayon, sa oras na ito ay nalaman natin yung salitang philanthropia, no? At philanthropos, no? So napakaganda, ano, no? Ito kasi mga bagay na ito na pinag-uusapan natin. Ito ay narinig namin noon sa aming mga professor noon sa seminary, no? Nababanggit yung mga salitang 'yan. At pinag-aaralan ng malalim 'yan kapag kayo ay nag-aral ng Biblia sa mga Bible school. Kaya kung kayo ay nag-aral at nakapagtapos sa mga paaralang Biblia sa mga Bible seminary, ay maganda na ibahagi din sa mga tao, di ba? Kapagkat natuto tayo, ay dapat din namang ibahagi yung mga natutunan natin sa mga taong makikinig ng mga salita na nanggagaling sa Panginoong Diyos, di ba? So dapat lahat ng tao makinabang diyan, hindi lamang ilan ng mga individual. Kaya naman tayo na mga pinagkalooban ng Panginoon ng pagkakataon na ito, ng mga biyaya at kaloob na binigay sa atin, ay ito naman ay ating ibahagi sa mga tao upang ito naman ay magamit din naman nila sa kanilang mga pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Darating ang panahon, tayo ay manghihina, no? Tayo ay tatanda sa mundong ito, no? Ang ating katawan ay manghihina pagdating ng panahon. Gumawa tayo ng paraan upang maisalin ang mga salitang ito sa mga taong mapapagkatiwalaan. Na katulad ng ginawa ni Pablo kay Titus at ganun din kay Timoteo, na inilipat ni Pablo sa kanila yung mga katuruan na ito ng banal na kasulatan at pananampalatayang tapat sa ating Panginoong Hesukristo. Darating ang araw na sila naman ang magpapatuloy, no, sa ganitong mga pangangaral. Kaya, pero mo, sa panahon natin, minsan naiisip ko, ay ilang taon na rin akong nawala sa Pilipinas, no? Umalis ako dyan noong 1994. No? So ilang taon na ang nakakalipas, no? At halos magtatatlong dekada na ako dito sa Toronto. Marami na akong mga na-miss na mga gawain, no? Kasi bago ko pumunta rito sa Toronto, ako ay isang ministro ng isang iglesia diyan sa Pilipinas. So nung dumating ako dito ay tuloy pa rin yung pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Ngunit hindi na full time, no? Sapagkat ako ay nagtatrabaho na at kinakailangan magtrabaho, no? Dahil mahirap ang buhay kapag walang trabaho. So hindi pa rin nawala, no, ang pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya naman ganun din si Pablo na winika niya na kailangan nasain ninyo, no, na magampanan ninyo ng mahusay ang mga kaloob na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Huwag ninyong sayangin yung mga pagkakataon na yan, yung mga kaalaman at karunungan na ating natutunan sa ating mga guro na nagturo sa atin ay maisalin din naman natin sa mga susunod na henerasyon. So nawa, mga kapatid, ay magkaroon tayo ng pagpapala sa ibang tao, no? Maging antropo tayo, no? Sa mga tao, no? At gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Na lahat ng mga binanggit natin dito kanina tungkol sa antropeyo, no? Dito sa ating pinapag-aralan sa antropos ay maisa katuparan natin to sa ating pananampalataya. So mga kapatid, purihin ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin at ako'y magpapaalam na. Salamat sa ating lahat at sa muling pagkikita at God bless you all and bye for now.